Good day po sa lahat. Welcome to my channel, Joe Ibarra TV, the education channel. Today is January 18, Tuesday, 2022. Sa atin po ngayon, dito sa Pilipinas, very controversial po yung no ride, no vaccine policy. Kasi po, kagabi, nagkaroon ng tawag dito yung mga traffic enforcers. Pumapasok sila sa mga bus kung saan chine-check nila yung vaccination card ng mga pasahero at pinapababa nila yung mga walang vaccination card, yung mga unvaccinated, tapos kanilang pinauwi, pinababalik sa kanilang pinanggalingan. Ganon din yung mga motor riders, yung mga yung pong mga nakasakay sa motorsiklo, sa mga private na vehicles. Ganon po. Ang masama po rito, pati po yung naka-first dose lang, nakakaawa kasi pinapababa nila na kung saan ito yung mga trabahador, may mga naharang na construction workers. Tayo po ay naaawa sa mga kapwa natin na mga trabahador kasi nga first dose pa lang ng vaccine nila, meron silang vaccination card pero pinapauwi. Sabi nga nila, nakabaksin na sila pero hindi pa complete daw yung ang reason ng mga traffic enforcer, hindi pa daw kompleto yung kanilang vaccine. Kaya sila pinapauwi. Ito po, reaction ko lang. Ito po ay ayon sa ating panonood, nakikita natin sa social media na ang nakakaawa po rito ay yung mga kababayan natin na mga common tao na may trabaho pero hindi ako po, pabor ako sa pagbabakuna. Actually po, naka-booster shot na po ako bilang isang government worker. Kami po ay nagko-comply. Pero eto nga, yung nangyayari nga po sa ngayon, pumasok ka sa mga establishmento, pag wala kang vaccination card, hindi ka papapasukin. Dito po sa amin sa Region 3, sa province of Tarlac po namin, kahit saan ka pumunta, sa palengke, kailangan ng vaccination card. Kaya po, dapat magpabakuna tayo. Dahil yan lang po ang panlaban natin eh. Yun ang patakaran. May mga LGU resolution na mga unvaccinated ay pinagbabawalan. Utos mismo ng ating presidente, si President Duterte, na i-monitor yung mga hindi pa nakabaksin at sila ay magpabaksin. Meron namang grupo, last Sunday po yun, na nagrarally sila at dinisperse nga sila, na pinaglalaban nila yung karapatan ng bawat tao na hindi tumanggap ng vaccine. Ang pinaglalaban nila, huwag ipilit sa mga ayaw. Pero yun po yung dapat sa panahon po ngayon, dapat po magpabakuna tayo. Kaya hindi ako ay tumutulig sa ginagawa nilang pagrarally. Sabi nga nila, karapatan daw nila yon. Pero ang masama doon, wala silang face mask na suot. O kaya binugahan sila ng tubig ng mga Bureau of Fire Protection. So sa atin, mas maganda po siguro sumunod tayo sa gobyerno. Bilang mamamayan, sundin natin yung sinasabi ng gobyerno. At sana mawala na at hindi na magkaroon pa ng maraming kaso. Sa ngayon po, bumaba yung kaso. Dati po, umabot tayo ng last Friday ata, umabot ng 30,000 plus. Ngayon po, 27 o 28,000 lang. Kaya, ang vlog na to ay para sa atin. Isa po ako sa nanghihikayat na mas maganda kung magpabakuna po tayo. At sana mawala na yung pandemya. Yun lang po. Thank you. God bless.